Sabay silang napalingon ni Meredith nang marinig ang boses ni Almira. Nakatayo ito sa tabi ng kotse na kanilang nadaanan. Halatang matyaga ito naghihintay sa kanila na lumabas ng hotel. Sa tingin ko, babe, kailangan niyo munang mag-usap. Mauna na ako sa kotse. Paalam ni Meredith. Ngumiti lang siya kay Almira at hinayaang mag-usap ang dalawang kambal. Kuya, naluluhang yumakap kay Johan si Almira. I'm sorry, kuya. Kasalanan ko dahil hinayaan ko mag-leave si Ri. Hindi ko alam na maitim pala siyang binabalak. Tinapik-tapik ni Johan ang likuran ng kapatid. Hinaplos niya pisngin ito. I know, hindi mo kasalanan ang nangyari. Don't cry in front of me, dahil hindi bagay sa'yo. Lalo kang pumapangit. Tuluyan ang kumalas ng yakap si Almira sa kanya. Bahagya siyang tinadyakan ito dahil sa inis na tinuran niya. Kuya naman eh, nakakainis ka. Sinusubukan ko lang naman sana kung may panlaban din ako sa pag-aartista. Sinira mo naman kaagad ang momentum ko. Naiinis na wika ni Almira, bagamat nakangiti ito habang nagpapahid ng luha. Pwede na, nakangiting wika niya sa kambal. Talaga, kuya? Swear? Excited na tanong nito. Yeah, pwede na. Pwede nang panlaban sa Save the Children program. Ah, heist! Nakakainis ka, kuya. Kahit kailan talaga, kontrabida ka. Namumulang pisngin ni Almira habang hinahabol ng sipa ang kapatid. Panay naman ang atras ni Johan habang pigil ang tawa na hinaharangan ng parang batang sipa ng kambal niya. Hold on. By the way, kamusta ng personal driver ng asawa ko? Tanong ni Johan dahilan upang huminto si Almira sa pakikipag-sparring sa kuya niya. Ayun, ligtas na siya. But still in a coma? Maybe in a week or two, magigising na rin siya. Sagot nito, nagbuga ng hangin si Johan na tiningnan ng kapatid. You need to go back to New York. Kailangan mo bantayan ng quadruplets at si Jeremy. Susunod ang mga tauhan ko sa'yo. But why? Naguguluhan na tanong ni Almira. Wala nang maraming tanong, Almira. Just go back. Nirita niya sagot sa kapatid at nagtungo na sa kinaroroonan ng kanyang kotse. No, I'm not! Sinundan siya ni Almira. Napalingon siya sa gawin nito na nakakunot ang noo. Namewang siya at nagpipigil ng galit niya na masinghalan ito. Why don't you tell me what's going on? Kuya, hindi na ako bata. We are the same age. For Pete's sake! Panay ng kumpas ng kamay nito na tila ba nangangailangan ng paliwanag niya. Tama nga naman, hindi na pala bata ang mga kapatid niya, lalo na ang kambal niya. Ngunit itinuturing pa rin niya na baby at nakalimutan niyang may sarili na rin itong desisyon. Nagbuga siya ng hangin. Alright, nalaman kong kapatid ni Riz si Amir. Hindi ko na ikwento sa iyo si Amir. Apo ng taong pinatay ko noong 10 years old pa lang ako. Siya din ang anak ng taong hinatulan ni Dad ng kamatayan. I have no choice. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano barilin ng lola niya si Mami. Ngunit sinalo ito ni Daddy, kaya siya ang tinamaan sa dibdib. Sa sobrang galit ko, hindi ko namalay na sarili ko na binunot ang baril ng tauhan ni Dad at binaril ang lola ni Amir. Ngunit hindi ko pinagsisisihan ang nangyari noon dahil pinagiganti ko lang si Dad. Ngunit masakit dahil pati si Mom hindi kinayang pagkawala ni Dad kaya namatay din ito. Huminto ito sa pagsasalita bago dinagdag. I missed Mom, lalo na si Dad, dahil siya ang taong iniidolo ko. Now, do what I say. Go back. Susunod kami ng Ate Meredith mo kapag natapos ko ng problema naming dalawa ni Amir. Ngayon, naiintindihan na ni Almira kung bakit ganito ka-protective ang kuya niya. Dahil ito kay Amir. Kuya, kailangan pa bang daanin sa ganito? Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Sa mga anak mo? Sa... No, that will not happen. Kailangan muna akong patayin ni Amir bago pa mangyari yan. Isa lang ang dapat mabuhay sa amin. Pigil niya sa pagsasalita ni Almira. Walang nagawa si Almira kung hindi ang sundin ng kambal niya. Niyakap niya ito. Kuya, may sasabihin sana ako. Ngunit saka na lang kapag nakauwi na kayo ng New York. Mahinang wika niya habang nakayakap pa rin sa kuya niya. Come on, sabihin mo na. Baka kapag namatay ako, hindi mo na masasabi sa akin at lalo kang mahihirapan. Hindi alam ni Almira kung nagbibiro ba ang kapatid niya. Saka na lang kuya, sagot niya. Almira, problema ba yan? Kumalas ito ng yakap sa kanya at tinitigan siya. Napayuko siya, huwaring nag-iisip kung itutuloy ang sasabihin or hindi. Pwedeng oo, pwedeng hindi, sagot niya habang nilalaro ang daliri. Nakakunot ang noo ni Johan habang matamang pinagmasdan ang babaeng kambal. Ano nga? Nairita niyang tanong, nagbuga ito ng hangin.
Kuya, bala ko sanang magpaalam sa'yo na bababa muna ako sa posisyon ko bilang CEO ng Adela Pharma. What? And why is that? Kailangan ko munang mamuhay na simple kasama ang aking asawa. What the? Asawa? Tangina! Hindi alam ni Johan kung anong gagawin sa kapatid dahil sa nalaman niya. Gusto niyang murahin ito pero hindi niya magawa nang makita nagbabadya ang luha nito sa mga mata. Nakuyon niya ang kamao, nanggigigil siya at gusto niya itong sampalin. Alam mo bang ginagawa mo, ha? Nagpakasal ka? Ano? Kailan pa? Bakit hindi mo malang sinabi sa akin? Ganun na ba ako kawalang silbi sa buhay mo? Naiiyak na niyakap ni Almira ang kuya niya. Alam niya sa paraang ito, may ibsan ng galit ito sa kanya. Ito ang laging ginagawa niya kapag nagagalit ito sa kanya. Kuya, I'm sorry if I hide it from you. Isang taon na kaming kasal, kuya. Matagal na ako may gusto sa kanya at noong inoferan niya ako na magpakasal kaming dalawa upang makuha niyang posisyon bilang CEO ng kanilang kumpanya, pumayag ako. Pero ang pagkakakilala niya sa akin, isa akong ordinaryong babae. Kaya please kuya, ikaw na munang bahala sa Adela Pharma. Kailangan ko lang sama ng asawa ko dahil sa susunod na buwan ipapakilala na niya ako sa kanyang pamilya. Ayaw ko namang malaman niyang tunay kong identity kuya. Kailangan kong i-give up ang lahat sa buhay ko. Pati kami ng mga kapatid mo, kasama mong i-give up sa buhay mo, ganun ba? Halatang nasasaktan siya dahil sa desisyon nito. Kuya, nagmahal ka rin. Nagmahal lang din ako, kuya. Sana maintindihan mo ako. Patawarin mo ako kung kailangan kong putulin muna para sa matalang komunikasyon natin. Ayokong malaman niyang nagsisinungaling ako. Bakit ba? Kasi naisipan mo magsinungaling. Almira, ang pagmamahal na nagsimula sa kasinungalingan, walang magandang maidudulot sa isang relasyon. Paano mo makukuha ang buong tiwala niya kung sa una pa lang nagsinungaling ka na? Isa pa, kilala mo bang pagkataon na napangasawa mo? Ni hindi mo wala sinabi sa akin kung anong family background niya. Putek, paano kung mas masahol pa pala sa pagiging mafia king ko ang ugali niya? Hindi na kayang humupa ng dugo ni Johan sa sobrang high blood niya sa kambal. Nagsisisi tuloy siya na pinilit pa niya itong magsabi sa kanya ng problema nito. Kuya, mabait naman si Tiago eh. Kita mo na, sa pangalan pa lang wala na akong tiwala eh. Mukhang miyembro na ng sindikato. Kuya, alam kong galit ka kaya mo nasabi yan. Pero kapag nakilala mo si Tiago, katulad mo siya kuya. Hindi ako iibig sa kanya kung hindi ko nakita ang katangian mo sa kanya. Pareho lang kayong demonyo sa labas ngunit mapagmahal sa loob. Ispoil din ako noon kuya. Matagal niyang tinitigan ang kambal. Nakita niyang kinikilig pa ito kapag nagsasalita. Halatang in love na talaga ito sa lalaki. Nagbuga siya ng hangin. Siguraduhin mo lang na hindi ka sasaktan ng lalaki niya, Almira. Dahil sa oras na malaman ko na hindi magandang trato niya sa'yo, ako ang makakalaban niya. Wala siyang magagawa kapag ako nang maglagay ng harang sa pagitan niyong dalawa. Tatandaan ko yan, kuya. So, papayagan mo na ba akong mag-resign? Kumukuti-kutitap ang mga mata nito habang naghihintay ng sagot niya. May magagawa pa ba ako kung tinamaan ka na ni Cupido? But don't forget, marami akong mga mata sa paligid. Kahit na hindi ka makipag-communicate sa akin, malalaman at malalaman ko pa rin ang nangyayari sa'yo. Kaya ayusin niyan trato niya sa'yo. Sige na, kailangan pa magpahinga ng Ate Meredith mo. Yumakap ito sa kanya bago siya tinalikuran. Parang tuod sa kanyang kinatatayuan si Almira habang sinusundan ng tingin ang kanyang kuya Johan. Paano nga ba niya itatago sa kuya niya na siya lang ang nagmamahal kay Tiago at purely contract agreement lang ang marriage nila? Pero confident naman siyang hindi malalaman ng kuya niya ang nangyayari sa buhay nilang dalawa ni Tiago dahil minsan lang naman sila kumagkita. Excited siyang bumalik sa kanyang kotse at pinasibad ito papuntang airport. Nang makitang umalis na sasakyan ni Almira, agad na tinawagan ni Johan ang mga tauhan niya. Sundan si Almira kahit saan man siya magpunta at i-report sa akin ang bawat lakad niya at kung sinong kinakausap niya, lalo na kapag lalaki. Nabaling ang tingin ni Meredith sa asawa. Ba't sobrang higpit mo sa kambal mo? Sinimula ng paandarin ni Johan ang kotse. Kapatid ko siya, sagot nito sa kanya. Pero may sarili na siyang desisyon, sagot niya dahilan upang sulyapan siya nito. Sweet Angel, kahit matanda ng mga yan, ayoko pa rin na mapahamak sila. Pakiramdam ko, nabigo ko si na mom at dad sa pangako ko sa kanilang aalagaan ang mga kapatid ko. Nakatoon ang atensyon nito sa pagmamaneho. Hindi na lang siya sumagot, kilala na niya ang ugali nito.
Kahit sa kanya noon, halos ikulong siya sa bahay sa sobrang protective nito. Tila napansin naman itong pananahimik niya, kaya nito kinuha ang kanyang kamay at dinampian ng halik. I love you. Masanay ka na sa akin, hindi ako galit. Okay, naintindihan ko. Kapatid mo yan sila at hindi ko dapat kine-question ang paraan mo ng pagmamahal at pag-aalaga sa kanila. Sagot niya dahilan upang mapangiti ito. Hindi na nito binitawan ang kanyang kamay kahit na ang isang kamay nito nakahawak sa manibala. Samantalang nakita ni Master Allen si Amir na nakabihis. Balot na balot ang katawan nito ng bulletproof vest at napapalibutan ng balat hunting knife ang baywang papunta sa paa nito. Saan ka pupunta? Tanong niya kahit na may hula na siya kung saan ito pupunta. Ililigtas ko si Rie mula sa kamay ni Johan. Sagot nito at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi ka pwedeng umalis! Sigaw niya dahilan upang tumigil ito sa labas ng pintuan. Lumingon ito sa kanya. Lo, anong gusto mong gawin ko? Ang manatiling nakatunganga rito habang ini-imagine kung paano patayin ni Johan ang kapatid ko? Nakagagawan mo! Sigaw niya dahilan upang matigilan to. Amir, ilang beses ko na sinabi sa'yo na tama na. Tigilan mo na si Johan. Ngunit hindi ka nakinig. Dinami mo pang kapatid mo na nananahimik sa buhay niya. Lumapit siya sa may pintuan. Nakita niya pagtagis ng bagang nito habang nakatingin sa kanya. At sinong gusto mo magligtas sa kanya? Ikaw? Hindi mo nga magawang patayin si Johan eh. Bagkus kapag nakita mo siya, lumuluhod ka pa. Duwag ka. Tangina, hindi mo siya Diyos. Nanginginig sa galit si Master Allen dahil sa mga binato sa kanya ng apo. Alam niya nagulat ito dahil sa pagsampal sa kanya. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang sa pangangaral ko sa iyo, Amir. Lahat ginawa ko upang maging mabuting tao ka. Ngunit kailanman hindi ko naisip na yapak lang pala ng ama mo ang tatahakin mo. Ikinasan niyang baril at tinutok ito sa noon ni Amir. Kapag umalis ka sa pamamahay na ito, mas gugustuhin ko pang ako ang papatay sa iyo kaysa sa Johan ang gagawan. Kaysa si Johan ang gagawan sa iyo. Pigil ang kanyang emosyon ngunit hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha habang tinututukan ng baril ang apo niya. Ngumiti na mapakla si Amir habang nakatingin sa lolo niya. Papatayin mo ko? Sige, gawin mo. Ngunit hindi mo ko mapipigil ang puntahan, Siri. Patibong lang ni Johan, Siri, singhal niya rito. Ngunit tinignan lang siya nito at tinalikuran. Amir, bumalik ka rito! Sigaw niya ngunit hindi ito nakinig sa kanya. Pinaputukan niya itong ngunit sa itaas ang tama noon dahil gusto niya lang na tumigil ito sa paglalakad. Tumigil nga ito ngunit hindi lumingon sa kanya. Do it if you can. Saad nito at walang lingon, nagpatuloy sa paglalakad. Amir! Muling sigaw ni Master Allen ngunit hindi nakinig si Amir. Gusto niya itong barilin ngunit hindi niya magawa. Nahimasmasan lang siya nang marinig ang pagsibad ng kotse. Mabilis din na sumunod ang mga tauhan nito. Dali-dali din siyang pumasok sa kanyang kotse at sinundan nito sa airport. Kapapasok lang ni Amir sa private jet nang marinig ang boses ng lolo niya. Amir, huwag mo nang ituloy yung binabalak mo dahil madadami lang si Rie. Huwag mong idaan sa dahasang lahat. Kung gusto mo pang mabuhay si Rie, may iba pang paraan. Anong paraan? Tanong niya. Patayin mo ko? Nakita niya ang pagtigil ng hininga nito dahil sa sinabi niya. Kalokohan niyang iniisip mo, lo. Tumalikod si Amir sa matanda at umupo sa kanyang cabin. Ngunit sinundan pa rin siya ni Master Allen. Amir, ito lang ang paraan upang makuha mo si Rie. Kunin mo si Rie kapalit ng katawan ko. Pangungumbinsin niya sa apo. Binalingan siya nito. Lo, sa tingin mo ba, kapag pinatay kita, matatapos dito ang lahat? Hindi, dahil tuloy ang laban namin ni Johan. Titigil lamang ang alitan naming dalawa kapag ang isa sa amin ang namatay. Sagot ni Amir dahilan upang manghina ang matanda. Nanghinang umupo ito sa couch. Nag-eeko sa kanyang isipan ang sinasabi ni Johan na ihatid niyang malamig na bangkay ni Amir kapalit ng buhay ni Rie. Ngunit paano niya magagawa yun sa sarili niyang apo? 12 oras ang makalipas, nagtataka si Meredith kung bakit puno ng gwardyang loob at labas ng mansyon. Sumilip siya sa bintana at nakita niyang asawa si babae na abala sa pagbibigay ng instruction sa mga tauhan nito. Hindi niya maiwasang kabahan sa maaring mangyari. Ilang sandali pa, narinig niyang bumukas ang pintuan ng kanilang silid. Babe, nahanda mo na bang lahat ng mga gamit ng mga bata? Tanong nito nang pumasok na sa silid. Oo, naihanda ko na. Teka, ano bang nangyayari? Takang tanong nito sa kanya.
Kailangan niyo munang pansamantalang magtago sa safest room. Safe kayo doon dahil sinadya kong naka-bulletproof yun. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Hintayin niyo na akong pumasok. Wala na tayong oras. Papunta na sila, Amir. Ha? Agad siyang nataranta dahil sa sinabi nito. Ngunit hindi pa rin naman sila nakakalabas ng silid nang marinig na nilang putukan sa labas. Patunay na dumating na si Amir at ng mga tauhan nito. Shit! Agad niyang tinakpan ng kanyang katawan si Meredith at gumapang papunta sa crib ng kanyang mga anak. Nakita niya mula sa bintana na dumaan ang chopper lula ng mga tauhan ni Amir. Alam niya isang mafia din si Amir kaya hinanda na niya lahat ng mga tauhan niya. Pinaulanan niya ng machine gun ang chopper habang lumalayo ito at nagtagumpay siyang tama ng piloto kaya nagiwang-giwang ang chopper at sumabog na mabangga ito sa poste. Halika, kunin mo ng mga bata, bilis! Kinuha ni Meredith ang dalawang bata samantalang kinuha naman ni Johan ang isa. Gumapang silang dalawa ni Meredith habang pinoprotektahan ng kanilang katawan ng mga kambal. Pinindot ni Johan ang buton sa gilid ng pintuan at mabilis namang nagbukas ang pinto na nakatago sa likuran ng kanilang dressing room. Walang tigil sa pag-iyak ang mga kambal dahil sa ingay ng putukan sa paligid. Babe, sige na, pumasok ka na. Hinalikan niya isa-isa sa noo ang kanyang mga anak at sa huli ang labi ng kanyang asawa. Umiiyak nang muling hinalikan ni Meredith si Johan nang makita itong aalis na. Mag-iingat ka. I will. I love you. Sagot ni Johan. I love you too. Hilam sa luha ang mga mata ni Meredith habang unti-unting sinasara ni Johan ang sliding door na gawa sa bakal. Muling gumapang si Johan at lumabas ng silid. Umakyat siya sa atik ng kanilang mansyon at doon isa-isang binaril ng kanyang machine gun ang mga tauhan ni Amir na nakikita niya. Dumanay sa pang chopper at muli niyang binaril iyon gamit ng kanyang grenade launcher. Gaya ng naunang chopper, muli itong nagiwang-giwang sa itaas bago sumabog. Nakita niya si ibaba si Amir na pupunta sa kinaroroonan ni Rick kung saan niya ito kinulong. Hindi siya nito nakita nang tumalon siya mula sa attic at lumipat sa kabilang bubong sa likurang bahagi kung saan nandoon ang maliit na bahay kung saan nakakulong si Rick. Kuya! Umiiyak si Rick sa tuwa na makita ang kuya niya na pumasok. Niyakap niya ito. Sorry my princess, dinamay kita sa gulong pinasok ko. Saad nito't kumalas ng yakap sa kanya. Tinanggalan niya ito ng tali. Akmang tatakbo na sila nang matigilan siya dahil sa malamig na bakal na dumikit sa sentido niya. Sa tingin mo, ganun lang kadali para itakas ang kapatid mo? Mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak ng baril. Madilim ang kanyang anyo at kayang ilarawan ang isang halimaw dahil sa nalilisik niyang mga mata. Johan, maawa ka! Hayaan mo na kaming umalis! Nagmamakaawa si Rick. Akmang lalapitan niya si Johan ngunit mabilis siyang hinatak ni Amir upang itago sa likuran nito. Johan, huwag mo silang saktan! Sigaw ni Master Allen. Mula sa pintuan, nakatutok na rin ang baril nito kay Johan. Ikaw ang masasaktan kapag hindi mo binaba ang baril mo. Saad naman ni Jim habang nakatutok naman ang baril nito sa ulo ng matanda. Matabang ng miti si Johan na tumingin kay Master Allen. Malaki ang respeto ko sa iyo, Master Allen. Hindi ko masasabi na tadhana ng may gusto kung bakit muling nag-cross ang mga landas natin. Ikaw ang sumira sa pangako mo. Hayaan mo makaalis sa mga apo ko, Johan. Kapalit ng katawan ko, ako na lang ang patayin mo. No! Huwag si Lolo! Maawa ka, Johan! Umiiyak na yumakap si Rhi sa binti ni Johan habang nakaluhod ito. Johan, kasalanan kong lahat. Ako ang nagkamali sa iyo. Deserve kong patayin mo, Johan. Rhi, anong ginagawa mo? Umalis ka dyan, tangina! Galit na siningalan ni Amir ang kapatid. Nakita niya na natili lang nakatayo si Johan at walang anumang ekspresyon ang mababaka sa mukha nito. Huwag mo kong subukan, Amir! Sigaw ni Johan nang makitang gumalaw si Amir ngunit mabilis itong umikot sa kabila at binigyan siya ng malakas na suntok sa mukha. Malas lang dahil hindi siya nito natamaan nang mabilis siyang umiwas. Nakipagagawan ito ng baril sa kanya ngunit hindi niya hinayaan na makuha nito iyon. Kuya, please, tama na! Sumuko ka na kay Johan! Sigaw ni Rhi. Natatakot siya na baka mabaril ang kuya niya dahil nakikita niyang mas malakas si Johan makipaglaban kaysa kay kuya niya. Ayaw niya rin na may mangyaring masama sa lalaking minahal niya. Nagkaroon ng pagkakataon si Amir na makuha ang hunting knife mula sa binti niya kaya yun ang ginamit niya upang labanan si Johan.
Sinaksak niya ito habang nakatalikod. Ah! Sigaw niya nang tamaan ang likod niya. Galit niyang tinadyakan si Amir kaya lumusot ito sa nakaharang na wall papuntang kusina. Muli itong nagbunot ng hunting knife at sinaksak mo ni si Johan. Puno naman ang hiwang kamay ni Johan dahil sa pagharang ng kutsilyo na pwedeng tumama sa delikadong parte ng katawan niya. Kinuha niyang kahoy na upuan at hinampas yun sa ulo ni Amir. Nasira ang upuan at tumilapon si Amir sa gilid ng lababo. Nakita ni Amir ang baril sa tabi niya kung saan siya tumilapon. Mabilis niyang dinampot yun upang barilin si Johan. Kuya, wag! Ree! Nakakahindik na sigaw ni Master Allen nang makitang si Ree ang tinamaan ng baril ni Amir. Princess, tangina mo, gago ka! Galit na sigaw ni Amir at takmang babarilin itong muli si Johan. Bang! Hindi na nagawa pa ni Amir na barilin si Johan nang siya na mismong binaril ng kanyang lolot na tamaan siya sa dibdib. Saka pa lang niya napansin na natanggal pala ni Johan ang suot niyang vest. Nanigas ang katawan niya na sumandal sa lababo habang nakatingin sa kanyang lolo na nagtatanong ang mga mata. Lolo, bakit? I'm sorry, Amir. Bumagsak ang luha ni Master Allen nang makitang natamaan niya si Amir. Sumigaw si Master Allen habang humahagulhol sa pag-iyak. Parang gusto na rin niyang magpakamatay sa mga oras na ito. Hindi niya kayang dalawang apo niya ang mawawala sa kanya. Babarilin na sana niya sarili nang mabilis na inagaw ni Johan ang baril mula sa mga kamay niya. Kailangan ka pa ni Ree. Saad ni Johan sa matanda dahilan upang magkaroon ng liwanag ang mga mata nito. Tila nabuhayin ito ng loob. Dinala ni Jim si Ree sa ospital, ganun din si Amir. Ngunit si Amir, dead on arrival na ito. Samantalang si Ree naman hindi ganun kalala ang tama dahil nakasuot ito ng bulletproof vest at tagiliran lamang itong tinamaan. Alam ni Johan na mangyayari ito, kaya pinasuot niya ito ng bulletproof vest. Walang kasalanan ng babae sa alitan nila ni Amir. Nadami lang ito. Binalikan ni Johan ang kanyang mag-ina sa safe room na masigurong ligtas na ang paligid. Johan! Buong pagmamahal na niyakap ng mahigpit ni Meredith ang asawa nang buksan sila nito. Teka, marami ka sugat? Nag-aalala nitong tanong. Malayo ito sa kamatayan, sagot ni Johan habang nakangiti. Muli silang nagyakapan ng mahigpit sa isa't isa. Tapos na ang lahat, my sweet angel. Wika ni Johan habang nakayakap sa asawa. Johan! Sigaw ni Meredith nang maramdaman na lumuwag ang pagyakap nito sa kanya. Nakita niyang maraming dugo sa kanyang kamay mula sa likuran nito. Saka pala niya nakita na meron pang hunting knife na nakabaon sa likuran nito. Tulong! Tulong! Aling Martha! Sigaw ni Meredith habang nakaalalay kay Johan. Hilam sa luwang mga mata nito habang nakatunghay sa walang malay na asawa. Mabilis naman na naglabasan ng mga katulong na kanina lang ang kanya-kanyang tago din sa basement. Ma'am, Diyos ko si Sir! Sigaw ni Aling Martha nang makitang naliligo sa dugo ang katawan ng amo niya. Aling Martha, kayo na munang bahala sa mga bata. Dito na muna kayo sa loob na safe room. Babalik din ako agad. Umiiyak na wika ni Meredith sa matanda. Magkasunod naman itong tumango. Hindi nagtagal at nakarating na rin siya sa ospital. Boss! Tawag ni Jim, ngunit walang response mula sa master niya. Mabilis namang inasikaso ng mga doktor si Johan. Nang mabalitaan ito ni Almira, agad siya nag-flight pabalik upang masigurong ligtas ang kuya niya. Doc, ang asawa ko! Naluluhang tanong ni Meredith na magkitang lumabas ang doktor mula sa loob ng operating room. Ate, ligtas na si kuya. Almira, saka palang napansin ni Meredith na si Almira palang doktor na lumabas. Paano nandito ka? Akala ko nakaalis ka na. Takang tanong ni Meredith nang kumalas na sila ng yakap sa isa't isa. Actually, nasa flight na ako nang sinabi sa akin ni Kuya Jim ang nangyari kay kuya. Kaya nag-request ako sa pilot na bumalik. Umupo sila sa mga nakahilarang mga upuan sa labas ng operating room. Kailan magigising ang kuya mo? Tanong niyang nakaupo na sila. Kapag naghupa ng anestesya sa katawan niya, baka bukas gising na rin siya. Masiglang sagot nito. Si Amira Tri? Alanganin niyang tanong. Si Ree, ligtas na siya ngunit hindi pa rin nagigising. Si Amir naman hindi nakaabot sa ospital at binawian na ng buhay. Malalim ang tama ng bala sa dibdib niya. Ang sabi ni Lolo Allen, binaril niya si Amir dahil akala niya nakasuot pa rin ito ng bulletproof vest. Ngunit natanggal na pala ito ni kuya noong nag-away sila.
Nakaramdam siya ng awa sa matanda. Kinuwento na sa kanya ni Johan ang tungkol sa buhay nito noon kung bakit ganun na lang pag-iiganti ni Amir sa pamilya Montefalco. Dagdag pa dahil si Johan ang pinili niya kaysa kay Amir. Anong magagawa niya? Hindi niya nararamdaman sa ex niya ang katulad sa pagmamahal na pinaramdam ni Johan sa kanya. Ate, salamat sa pagmamahal kay kuya. Kahit pa nagkamali siya sa'yo dahil sa ginawa ni Ri, hindi mo hinayaan na maghiwalay kayong dalawa. Nakabalik siya sa kanyang malalim na iniisip ng maramdaman ang paghawak ni Almira sa kanyang kamay. Hindi mo kailangan sabihin yon, Almira. Mahal kong kambal mo. Hindi niya ginustong nangyari. Naging bahagi lang siya ng pagsubok namin mag-asawa. Sana ganun rin kami ni Tiago, ate. Gustong sabihin ni Almira, ngunit minabuti na lang niyang sarilinin. Hindi na rin magtagal ang kanilang pag-uusap. Agad nilang inisikasong silid na pinaglilipatan kay Johan. Kinabukasan, nagising si Johan sa mga halakak na lumukob sa buong silid. Inikot niyang paningin sa buong silid kung saan nanggagaling ang mga boses. Nakita niyang kambal at si Meredith na abala sa pag-uusap sa isa't isa. Mayroong pinapakita si Almira kay Meredith mula sa cellphone nito. Nakikita niyang tuwa mula sa mga labi nito habang kinikilig na nagkukwento sa asawa niya. Ang gwapo niya, ate, hindi ba? Pagbibida nito habang tinuturo ang picture sa cellphone. Dahil malapit lang ang mga ito sa gawin niya at nakatalikod ang mga ito sa kanya, habang nag-uusap, nakita niya picture ng lalaki sa cellphone nito. Hindi alam ng dalawa, nagising na siya at tahimik lang na nagmamasid sa harutan ng dalawa. Oo, ang gwapo niya. Parang si Johan din ang pangangatawan. Tsak siya din ang paglilihan mo, saad ni Meredith. Bakit mo nasabi yan? Si kuya bang pinaglihan mo? Nakangiting tanong ni Almira. Nakakunot ang noo ni Johan nang makitang may binulong ang asawa sa kambal niya. Iyak, ate, nagawa mo yun? Talagang ikaw pang naghubad kay kuya? Hindi makapaniwalang tanong ni Almira habang nakangiti. Oo nga, lasing lang ako nung ginawa ko yun sa kuya mo. Isa pa nang gigigil ako kapag nakikita ko siya. Alam mo yung asarap niyang kainin? So kinain mo? Panay ang tawa ni Almira. Enjoy siya sa pagtatanong sa atin niya. Wala akong magagawa. Iyon ang gustong kainin ng mga anak ko. Namumula sagot ni Meredith dahilan upang ang pasensya ni Almira ng kamay nito. Hindi maawat ang tawa nito habang nakikinig. Ate, doktor kaya ako. Huwag mo ibintang sa mga anak mong pagkataka mo kay kuya. Talagang ikaw lang ang may gustong kainin yun. Hindi kaya naglilihi ako nun. Depensa naman ni Meredith sa sarili. Ano, masarap ba? Bulong nito ngunit naririnig pa rin ni Johan. Bahagyang lumingon si Meredith sa gawin ni Johan na makitang nakapikit pa rin ang mga mata nito. Muli siya nagbulong sa tenga ni Almira. Kabado naman si Johan habang nakapikit at naghihintay na sasabihin ng asawa niya. Oo, sobrang sarap. Kapag natikman mo, siguradong hihingi ka pa ng isa. Yun nga lagi kong hapunan ng pinabubuntis kong kambal eh. Lalong pumalatak ng tawa si Almira dahil sa sinabi ni Meredith. Lihim na napangiti si Johan dahil sa naging usapan ng dalawa. Panay ang taas baba ng Adam's apple niya. Pati sa ibaba niya parang gusto na ring bumangon noong ma-imagine niyang muli ang eksenang nalasing si Meredith at pinapaksya nito nang walang kalaban-laban dahil nakatali ang dalawang kamay at paa niya. Ahem. Tumikim siya sabay lunok ng kanyang laway. Sabay namang napalingon si Almira at Meredith na marinig ang boses niya. O kuya, gising ka na pala. Tumayo si Almira at pumunta sa kama niya. Samantalang si Meredith hindi alam ang gagawin nang makitang malagkit na tingin ni Johan sa kanya. Nakagat niyang ibabang labi at umiwas ng tingin. Ramdam niyang pamumula na pisngi niya nang maalala ang kanyang mga sinabi kay Almira. Tinakpan niyang mukha. Oh my gosh, kasalanan mo ito, Almira. Usal niya sa sarili. Sweet Angel, tawag ni Johan sa kanya. Dahan-dahan siya lumapit sa kama nito. Gustong matawa ni Johan sa itsura ng asawa ngunit nagpipigil lang siya. Sit here, utos niya sa baritonong boses. Tumikim si Almira nang makitang tensyon sa gitna ng dalawa. Iiwan ko muna kayong dalawa, pupuntahan ko lang si Ri. Paalam agad nito. Ate, subukan kong sinabi mo. Bulong nito kay Meredith bago lumabas ng silid. I said sit here. Sabay turo ni Johan sa tabi niya, umupo rin si Meredith ngunit umiiwas ang tingin. Nahihiya siya sa mga lumabas sa bibig niya kanina. Gusto mo bang kumain? Tanong niya kay Johan, halatang natataranta. Yun kung gusto mo rin kumain. Sagot naman ni Johan habang nakatitig sa kanya,
Para na siya nitong hinuhubaran kung makatingin. Ah, napalunok si Meredith. Hindi alam kung anong gustong ipunto ng asawa niya. Hindi pa ako nagugutom. Umiwas siya muli ng tingin. Come here, may sasabihin ako. Nandito na ako, bakit hindi mo sabihin? Agad na sagot niya. Bakit ba siya kinakabahan? No, lumapit ka. Ang sakit na sugat ko. Ilapit mong mukha mo't may ibubulong ako. Kunwari nasasaktan si Johan kapag pinipilit na bumangon, pero nasasaktan naman talaga siya dahil sa tahi niya. Dahan-dahan namang nilapit ni Meredith ang mukha sa asawa niya sa pag-akalang maibubulong nga ito. I'm hungry. Bulong nito sa kanya at dumampi ang mainit na hininga nito sa ilong niya. Anong gusto mong kainin? Pabulong na rin na sagot niya. You, I want to eat you. Nangaakit nitong sagot sabay kagat sa ibabang labi niya. Tumigil ka! Namumulang kumalas siya mula sa pagkakahawak nito. Ngunit, hindi siya nito hinayaan, tinawid pa nito ng pagitan ng labi nilang dalawa. Banayad sa una at patudyo-patudyo, ramdam niyang init ng labi nito at nangaakit upang gumanti siya. Hindi naman ito nabigo dahil ginantihan niya rin yon. Hindi niya maiwasan ang luha niya sa pagtulo dahil sa sobrang saya na sa wakas ligtas na rin ito. Nadinig ng Panginoon ang dasal niya na mailigtas ito mula sa bingit ng kamatayan. Tumigil si Johan sa paghalik sa asawa nang malasahan ang alat sa labi nito. Nakita niyang umiiyak ito. Why are you crying? My sweet angel. Pinahid niya mga luha nito. Masaya lang ako dahil hindi ka nawala sa amin ng mga anak mo. Humihikbing saad niya. Bahagya siya nitong hinatak para mapalapit upang mayakap siya. I'm your sweet demon, my sweet angel. Remember? Hindi ako madaling mamatay. Nangako akong hindi kayo iiwanan ng mga anak ko. Mas lalong bumuhos ang luha ni Meredith dahil sa sinabi nito. Shh, tahan na. Hindi pa ako mamamatay. Kung iyakan mo ko para akong nawawala bukas, ikakasal pa tayo sa simbahan. Napatigil siya sa paghikbi na marinig ang sinabi nito. Tinitigan niya ito sa mga mata. Kasal? Tanong niya. Yes, gusto kong ibigay sa iyong kasal na inaasam ng lahat ng mga kababaihan. Nakangiting wika nito sa kanya, sabay halik sa labi niya. Walang pagsidlan sa Meredith ng kanyang saya. Nang yumakap kay Johan, kahit na walang grandeng kasal, okay lang sa akin. Ang mahalaga, kasama ka namin ng mga anak mo. Yun naman ang kagustuhan ni Meredith, ngunit hindi pumayag si Johan. Dahil paglipas ang 3 taon, itinakda ang kasal nilang 2. Meredith and Johan wedding. Ate, congratulations! Nakangiting wika ni Almira kay Meredith nang lumapit ito sa kanya. Gabi ang kasal nila ni Johan at ginanap ito sa isang sikat na resort na pagmamayari din nila. Nagtataka siya kung bakit ngayon lang ito dumating, ganun kanina pa natapos ang kanilang kasal ni Johan. Naguwian na nga mga bisita nila, pati ang quadruplets at si Jeremy ay lasing na rin dahil nag-inuman silang magkakapatid kaya ngayon nakatulog na. Siya naman ay busy na ngayon sa pagpapatulog sa kanyang triplets. Tinignan niyang oras sa wall clock, pasado 11 na ng gabi. Thank you. Sagot niya at kinumutan na ngayon ang 3 taong gulang ng mga anak habang magkakatabing natutulog sa kama. Napagod ang mga ito sa kakalaro sa tabing dagat kanina. Binalingan niya si Almira. Teka, bakit ngayon ka lang? Takang tanong niya. Busy ka si ate, si kuya, galit ba siya? Tanong nito. Medyo, pero ako nang bahalang magpaliwanag sa kanya. Thank you ate, hindi na rin ako magtatagal, hinatid ko lang itong regalo ko sa inyo ni kuya. Tinanggap niyang malaking box na regalo nito. Salamat, hindi mo ba pwedeng hintayin ang kuya mo? Pwede mo na rin siyang puntahan sa labas? Kasama niya nagiinuman si na Jim doon. Saad niya, baka galit si kuya sa akin ate, hindi pa ako handa na kausapin siya. Parang iiyak na sagot nito. Almira, kapatid ka pa rin niya, kung magagalit man siya sa'yo, yun ay dahil mahal ka niya. Alam na niyang lahat na nangyayari sa'yo, pag-amin niya. Nakita niya natigilan ito habang nakatingin sa kanya. Alam na niya? Gulat nitong tanong. Nakalimutan mo na bang hacker siya? Konting bigay lang na impormasyon ng mga tauhan niya tungkol sa nangyayari sa'yo, malalaman na niya agad ang mga pinagdadaanan mo. Ilang sandali pang humikbi ito ng yakap sa kanya. Ate, mahal ko si Tiago. Hanggang kailan ang kaya mong tiisin para lang sa pagmamahal mo na yan, Almira? Hanggang kailan ang kaya mong tiisin para lang sa pagmamahal mo na yan, Almira? Kuya? Nasindak si Almira nang makitang kuya niya na madilim ang anyo habang papasok sa loob ng silid. Almira, sa tingin mo hindi ko alam lahat na nangyayari sa'yo sa loob ng 3 taon?
Tiniis kong huwag kang lapitan kahit na gustong gusto kong gawin. Anong ginagawa mo sa sarili mo, ha? Bakit pumapayag ang alipustahin ng pamilya ni Tiago? Kuya, hindi nila alam ang totoong identity ko. Paliwanag niya rito. Kung nagkataon nga na mahirap ka lang, ibig sabihin, ganyan lang ang mararating na pagmamahal mo kay Tiago. At ang gagawin yun, mahal ka ba talaga niya? Bakit hindi kanya magawang ipagtanggol? Tumaas ng boses ni Johan dahil sa galit. Sa labas tayo mag-usap, baka magising ang mga anak mo dahil sa taas ng boses mo. Saway ni Meredith sa asawa. Sumunod naman ang dalawa sa kanya sa may veranda. Kinuhanan muna niya ng wine si Almira at uminom din siya kasama nito. Si Johan naman ay may sariling beer in can na dala kaya yun ang iniinom niya. Nang makita ni Almira ang wine kahit matapang ito, dahil 12% ang alcohol content, wala siyang pakialam, agad niya yung tinungga. Hayaan mo lang siya, Johan, dahil alam niyang kapag lasing ito, lumalabas ang lahat ng hinanakit nito sa buhay. Hindi nga nagtagal at nakatatlong bote muna sila bago ito nalasing ng tuluyan. Kuya, inaamin ko. Maling-mali ako sa desisyon kong pakasalan si Tiago. Ngunit wala eh. Mahal ko talaga siya. Kahit na may ibang babae ngayon sa buhay niya, lalaban pa rin ako dahil ako ang asawa niya. Kahit na ayaw sa akin ang pamilya niya dahil ang buong akala nila, mahirap lamang ako. Tangina, kaya kong isampal sa kanilang pera ngunit hindi ko gagawin yun. Dahil pamilya sila ng lalaking mahal ko. Alam mo minsan, naramdaman ko naman na mahal ako ni Tiago eh. Ramdam ko yun sa mga halik niya, ngunit ewan ko ba kung bakit pinipigilan niya sarili niyang mahalin ako. Maganda naman ako, hindi ba? Magaling naman ako sa kama. Muntik nang mabulunan si Johan sa iniinom niya nang marinig ang huling sinabi ni Almira. Sinulya pa niyang asawa ngunit nagpipigilang ito na tumawa sa kanya dahil ayaw nitong masirang momentum ni Almira. Yun naman pala eh, tangina. Kaya mong bilhin ang asawa mo sa pamilya niya. Saad ni Johan. Mahinang tumangutang mo si Almira ngunit ngumiti nang mapakala. Ngunit hindi ang puso niya. Alam mo bang meron siyang kaibigan na tinuturing na kapatid niya? Ang galing magdrama ng buwisit na yon. Lahat na lang ng drama ginagawa para lang makuha ang loob ng asawa ko. Biro mo, binasag ng paboritong paintings ni Tiago sa loob ng pisina at akong sinisisi? At ang tanga mong asawa, naniniwala sa best friend niya kulot hindi sayo. Sa halip ikaw pang pinagalitan ng asawa mo. Sumingot si Johan sa sinabi ng kapatid kaya nagtaka naman ito. Pati yan kuya, nalaman mo? Hindi makapaniwala si Almira. Lahat na nangyayari sa'yo Almira, alam ko. Kaya iwanan mo ng Tiago na yan bago pa ako umaksyon na paghiwalayin kayo. Dahil kapag akong umaksyon, kahit na lumuhod pa sa harapan kong lalaking yan, hinding-hindi ka na niya mahahawakan pa. Bigyan mo pa ako ng konting panahon kuya. Maikli ang 3 taon para sa amin ni Tiago. I will give you 1 month, Almira. Kapag ganun pa rin ang trato niya sa'yo, hindi na ako magsasalita pa. Ang ayaw ko sa lahat ang nasasaktan ka. Maraming lalaki dyan, hindi lang siya? Ngunit siya lang ang mahal ko kuya. Hindi ko kaya magmahal ng iba. Muli itong tumungga ng alak. Lasing na ito. Nagbuga ng hangin si Johan habang minamasdan ng kapatid. Hinayaan na lang niya itong magkwento na magkwento kahit alam na niyang lahat ng kinakwento nito. Alas 12 na nang magpasya itong umuwi. Dito ka nalang matulog, Almira. Bukas ka nalang umuwi. Suwestiyon ni Meredith. Hindi pwede, ate. Tiyak na magagalit si Tiago. Hindi nun alam kung saan ako pumunta ngayong gabi. Dahilan ito. Hayaan mo siya. Saad ni Johan. Thank you, kuya. Nakangiting wika ni Almira, bagamat halata pa rin ang kalasingan nito. Nang makalabas na si Almira ay agad niyang tinawag si Jim. Sundan niyo siya, baka sa daan matulog yan. Huwag mo na rin hayaan na siyang mag-drive ng kotse. Yes, boss. Mabilis na tumalimang mga ito, sinundan ng babaeng amo. Naiwan si Johan at Meredith sa veranda. Sa tingin mo kaya, masyado kong harsh sa kapatid ko? Tanong ni Johan sa asawa. Hindi naman, binigyan mo pa naman siya ng 1 buwan na palugit eh. Mabait ka pa niyan. Napangiti si Johan dahil sa tinura ng asawa niya. Hinapit niyang bewang nito at tinampian ang mainit na halik sa labi. Gumanti na rin ang halik si Meredith habang nakapulupot ang 2 kamay nito sa batok ni Johan. Kapwa sila nakainom kaya niludod ng kakaibang init ang kanilang buong katawan. Ang mga bata. Bulong ni Johan sa likod ng tenga ni Meredith habang ang kamay nito ay unti-unti na nagtatanggal ng kanyang bra. Natutulog na. Sagot niya na may kasamang ungol na maramdaman ng kamay nito na sumakop sa kanyang malulusog na dibdib. Napangiti naman si Johan dahil sa narinig. Mukhang nadagdagan ng kalasingan ng kanyang asawa dahil sa ginagawa niya.
Binuhat niya ito at dinala sa kanilang silid. I love you, Mrs. Meredith Montefalco. I love you too. Oh shit! Napaungol ng malakas si Meredith na maramdaman ng dila ni Johang nagsisimula na namang kumain sa perlas niya. Bakit bang likot mo kapag kinakain ko? Tanong ni Johan nang maramdamang nakahawak na si Meredith sa sandata niya. Ang sarap kasi eh, hindi ko mapigilan. Nahihiyang wika ni Meredith nang bumalik ito sa paghiga. Nawawala ako sa focus, daing ni Johan. Bakit kasi ikaw lang kumakain, pakainin mo rin ako? Reklamo niya dahilan upang magpaawang ang labi ni Johan. Ilang sandali pa sumilay ngiti sa labi niya at pinagbigyan na lang ito. Binuhat niyang asawa at pinadapa ito sa ibabaw niya habang nakahiga siya. Pinakain niya ito dahilan upang mapaungo siya na simulan nitong kainin ng paborito nito. Sinimulan din niyang kainin ng perlas ng silangan nito. Oh shit, you make me crazy, my wife, ungol ni Johan. Marami pong posisyon ng kanilang ginawa at sa bawat posisyon, ilang beses silang nakaraos. Napaka-hyper ni Meredith kapag lasing. Palaban ito kay Johan sa kama. Pakiramdam ni Johan, hindi na siya makabangon kinabukasan dahil sa sobrang pinagod siya ni Meredith. Pinahiga niya ito sa kanyang braso at hinalikan sa noo. I love you, wife. Bulong niya habang hinahaplos ang pisngi nito. Masaya siya dahil 3 taon na nakalipas simula ng mangyaring gulo sa kanila ni Amir. Wala na siyang balita kay Rhee at Master Allen. Huling paalam na mga ito na magpapakalayo-layo na lang at magbabagong buhay. Hindi na ikinulong ni Johan si Rhee dahil sa pakiusap ni Master Allen. Samantalang ang pamilya naman ni Meredith pumunta lang kanina sa kasal nila, ngunit agad namang umuwi dahil kay Joanna. Paralisan ang buong katawan nito dahil napuruhan nung minsan na nakipag-connive ito kay Amir. Muntik pa nga itong mamatay dahil nalaglag sa bangin habang tumatakbo mula sa mga tauhan niya. Ngayon, wala na silang problema ni Meredith. Masaya silang nagsasama kasama ng kanilang mga anak. Susubukan pa rin niya madagdagan ng triplets dahil gusto niya ng malaking pamilya. Kung saan man naroroon ang mami at daddy niya, alam niyang masayang mga ito dahil nagawa pa rin niyang protektahan ang kanyang mga kapatid. Tunay niyang walang magandang maidudulot ang paghihiganti. Ito ang sisira sa buhay ng taong puno ng puot at galit ang puso. Matuto tayong magpatawad at tanggapin ang mga bagay na nangyayari sa nakaraan at sa kasalukuyan. Lagi nating tatandaan na ang pagpapatawad at pagtanggap ang siyang magliligtas sa atin sa madilim na mundo na hindi nagawa ni Amir. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng pagsubok, gawin natin sentro ang Diyos dahil sa Kanya, naroroon ang tamang daan. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli po'y magkita-kita tayo sa susunod pa nating istorya.